Good morning! Nagbo-vlog ako! Tess, say hi! Hi! Hi, Aya! We're here with Daddy, with Dennis, Ate Lay, and Pauline. We're going to Batangas City! Batangas City nga ba? Lipa City! We'll be attending a beekeeping seminar. So, para makapag-putap rin kami ng sarili namin yung bee farm. Tsaka bakabastin kami ng bee. Bakit ka aatin ng seminar sa beekeeping? Para malaman paano gumawa ng colony. Ate, nasa ka na ngayon? Nasa Lipa, Batangas. Ay, San Jose po. Kala ko pa rin pa rin. Ready? Anong katleya? Katleya, white katleya. Ito? Yeah. Mukhang pupuntang mall. Yun na lang yung pantalon ko na suot na lang, mami. Ang mga kasama ko, parang hindi pupunta ng farm. Kita mo bihis na bihis. Nakaputing sapatos pa siya, oh. Kasendero, ayan. Sa balilong pala, pangasendero na eh. Balat na sombrero, oh. So far, the experience is still acceptable. Na-miss ko tuloy yun, umuwi ng mauban. Parang ganito lang. Paano yan? Take natin bad pictures e video yung kinukuha ko. Ay, bumbay! Captured! May bloopers! Ito na ba yun? Ito na yun, oh. No? Wow, there's so many! Yan yung stainless bee. Parang langaw lang yung stingless bee daw. Stingless bee yan. So, pag may bee farm daw, usually ang bee farm dapat daw kasama na ng plantation or farming. Kasi the bee will help pollinate the flowers of your plants and improve the yield of your farming. Uy ko. Dumadapok sa mata ko. Usually daw ang honey, it depends kung ano yung pinagkukunan ng mga bees. Doon magdedepende yung kulay ng honey. Coconut plantation, magiging medyo dark yung kakalabasan ng honey. Kapag sunflower fields naman, ang kakalabasan ng kulay ng honey is yellow. The more you know, too. So, lahat ng product nila dito may kinalaman sa bees. Beeswax, honey. Parang ointment, pati panlinis sa mukha, face. Mga massage oil po meron din po. Skin care meron po. Kailangan natin sa makeup. Yan o. Pati pang kilot. Meron po nga dito. Sobrang lasang kalamansi. Paingi ako din ako dun. Lasang kalamansi. Sampo din. Bakit maasim pala? Ano po ma'am, yung source kasi ma'am ng nectar na kinukuha nila is galing sa mga fruit bearing trees. Anong kadalas nilang ano dito? Fruit bearing trees yung ano daw. Anong prutas? Anyog sir. Anyog, kaya pala maitim. Asim na. Oh, may balik ah. Kala ko ibabalik mo. Pag binanik, hindi na yan pwede. Makasim nga, no? But... Hindi, kasi ano talaga yan eh. Stingless. Ganyan talaga stingless, maasim. Maasim ka na ba talaga yan? Ibang, ano ba mga specific bees nang meron kayo dito? Ano sir, may lipir tapos stingless bee sir. Yung ano sa may ano? Nabubulol ako, ano yun? Apis mellifera po. Ano yung normal na binibend na kulay gold bee? Yan yun, no? Apis. Apo, mama. Yan po, sila po yung nagpo-produce. Yan yung madami? Madaming ano? Apo. Yan yung masakit? Apo, kapag nina-sting kayo, depende sa reaction. Meron kayong sample ng bee nila? Sample ng honey nila? Ito yung nabibili sa supermarket, madalas. Ito puro, oh. Uy, ang lapot talaga, no? Ato spe, talaga pinalapot to, talagang sadyang malapot. Sadyang ganun ba talaga yun, sir? Sarap.
Tamis. Ganun, parang may asukal. O, hinaluan na ng asukal. Hindi, ulo. Ang galing! Okay, Dennis, kamusta? Parang may asukal, no? Hato meaning siguro yung nag-solid niyo. Dala ko ng isang galong honey. May bobo pa sa ito. Walang sinabi yung inuwi ni daddy. Amoy citronella. Sarap pwede pong palaman yung kay daddy. Parang magaspang. Ah, sunflower honey po yan. Kaya over time, nag-crystallize. Pag sunflower honey, yan yung ano niya, tendency niya. Na nag-cream siya sa ilalim. Kaya pala madilaw din yung ano niya, color. Itong nilaya B1, we start namin siya 2010. Kasi noong una, we were making this product. Yung anak ko kasi nagkaroon ng skin. Noong una muna sabon, moisturizer, lahat may honey. Ang dami namang fake. Fake talaga kami. Sobrang, pati beeswax, fake, grabe. Dapat talaga ano, sarili. Push the information and knowledge. Wow. Binigyan mo si Ma'am. Oo, oh, naka-video nga, naka-video. Ganon! Vlogger po. Tanggalin, ganon, tanggalin natin po. Mababa na yung ano, glycemic index niya. Ano sabi ng glycemic index? Yun yung sugar na pumupunta sa bloodstream. So, ito yung stainless beads, tapos meron ding Italian beads. You can see, ano, napakaliit nila. Mature size yan. Parang silang hindi yan baby beads. Yan na sila, oo. Parang ano lang sila, langaw na may pakpak. Kumakagat sila, parang kurot-kurot lang. But they don't have venom, so hindi ka mamamaga. Hindi ka gaya sa langgam. And especially doon sa mga apis na beads, mga beads sa may stinger. Ito ay huwag niyong gagalawin kasi napaka-aggressive niya. Mm. Yung by the opening, you can tell kung aggressive yung bee o hindi. So ito, gumawa sila ng parang maze. Tapos sila lang makakaalam ko sa na opening. Mm. Ano yung materials do? Resin po, galing sa ano, silang gumawa niyan. Silang gumawa na itong... Opo. Ang galing ah. Resin yan galing sa mga puno na... minimix nila yung mga may ano insect repellent para hindi sila pasukin ng mga predators. Langgam, ipis, butike, yan yung mga ano mahilig pumasok. Oo. Pero ito, na-notice nyo, napaka-simple ng ano niya, butas lang. At saka ito, pag ginalaw mo, ano, shy sila. Yan yung species na galing sa ano Visayas. So, ito yung ano... Ay, yung mga itlog nila yan? Yes, yung white, yan yung itlog. Tapos, ito yung propolis. Kung familiar kayo sa propolis extract, ito yan. Yan po yung binibenta, no? Pag sa stingless. Itong mga ganitong mas dark, honey na yan. Ito pong parang puti sa loob. Yan po ay pollen. Ano pong itong recommended distance ang bawat bahay ng bee? 2 to 4 meters ang minimum. Para sa stingless po? Para sa stingless. Pero sa ano, Italian, wala namang ano, walang cat. Oh, sir. Ito sir, ito. Ito. Yan. Oh, honey nga. Eh, yan yung maasim. Ah, pero pag nandyan pa, matamis pa siya. Ah, nag-a-ferment po. Yan ang tsura. Mamaya ko kuya ito po. Pero ito, yeah. Medyo brown. Ang ibig ko sabihin, paano nyo ma-harvest yan? Syringe sir, gumagamit po So syringe lang ang kailangan mo? O kaya kutsara. Ang queen, pag nakakita ng liwanag, pumupunta sa ilalim. Para siyang alien, di ba? Ito, parang rice terraces. Ang species nito ay Tetragonella liliceps. Ito naman, Tetragonella biroy. Hindi kami nag-i-introduce ng foreign species kasi pwedeng matalo niya yung local. Oo, maging invasive siya. Tapos masira yung ecosystem. Kaya hindi talaga kami nag-i-introduce. Except itong Italian kasi yan ay 100 years ang nasa Pilipinas. At saka hindi siya naging known na invasive. In fact, kailangan siyang alagaan para mabuhay. Hindi sila mabubuhay on their own sa Pilipinas. Ito, no? Siya yung sinasakop. Ano yung mga itim na malalaki? Yan ay mga solitary bees. Solitary bees ang tawag? Oo. Pero wala yata ang honey. Wala yung honey. Pero maganda silang nandyan kasi they provide competition para sa mga bees. So pag nakita nila yan, nagsisipag sila. Unahan sila. So ayun sila. Eh. Yan, may pumasok na bee sa loob. Oo. Etong flowers na to,
ang tawag dito ay sleeping hibiscus, very rich in phosphorus. So you can ano, you can eat this raw. Ito ay in, ano, binibili sa amin ng mga restaurants. Oh, meron pa doon. So, ginom mo yung mga hay. Paano ano? Po gumawa ng bahay ng bubuyog? Box lang. Kasa, na, box lang? Oo. Tapos sila na po bahala kung titira sila doon? Lalagyan mo siya ng ano, ng propolis sa labas. Ano po yung propolis? At saka sa loob. Yung nakita mo yung bunganga. Ayun, yung parang black. At saka na nag-open tayo, yung green sa paligid. Propolis yun. Saan po nakukuha yun? Sa mga ano, resin ng mga halaman. Dati may laywan din kami, kaya lang ninanakawan nila yung mga Italian bees namin. Kaya ano sila, exiled sa ibaan. So, ang lawak pala nila to. Ouch! So, meron sila dito mga stingless bees at Italian bees daw. Italian bees is... Ang bitang kulay? Matagal na daw sa Pilipinas yung Italian bees, kaya ito, meron ano, okay lang daw at di sila invasive species. Ayan, daddy, ha? Meron ka ng idea para sa ano mo, farm mo. So, lahat pala dito, ma'am, ano, no, may mga bahay kahit saan. Ito. Sabi daw nila, mas malaki yung bibig, mas aggressive daw. Para meron silang ano, yung apakan. Kasi kapag wala niyan, malulunod po sila. So, babasahin pa. So, pag may bee farm din daw, tapos yung dapat mainuman ng tubig, dapat may masasampahan daw para hindi sila malunod. Paano naman po bahay nila? Kwadrado lang din? May sukat yan. Tawag sa box na yan ay Langstroth Hive. So, international standard siya. We follow that para yung mga beekeeping equipments ay ano, mag-fit yung pwede namin gamitin. Even if we import, ano. Yan lang, so, ano, you need money and time for it. Pero sila kasi, malakas silang humatak ng honey. Like ang isang colony, ano, kami minimum na 30 kilos, nag-120 kilos pa kami ang nag-good season. Baka na dyan yung queen, subin tayo lahat. Oh my gosh, takbuhan na! Pag yung cap na na ganyan, ibig sabihin, pwede niya i-harvest yung ano, yung honey. Yung white? Oo, white yan, yung may cap. Capped honey yan. Pag na-sting ka, ang gamot sa kanya, okay. Ang immediate, itong honey rin na to. Akala ko ihi. Pero kung halimbawa na-sting ka sa wild, hanap ka ng dahon na maamoy. Yun yung ano mo. Bakit? Kasi pag nasa wild ka, ang bees doon, mga wild bees, yun yung mga Asian giant honey bees. Sila, ang tender, ang bees kasi, pag nag-sting sa'yo, mamamatay na sila. Pero mag-iiwan sila ng pheromone of distress. Na pag naamoy ng iba, sabi kasi ng pheromone, saklolo! Pinatay niya ako dito! So sila, pupuntahan nila, lahat ng gumagalaw, lagot. Ano, pagbibintangan nila na yun yung may sala. At kahit tumakbo ka, lumubog ka sa tubig, hihintayan ka nila, mag-hover lang siya sa ibabaw. Ano gawa po nila yan? Yung parang manikom, yung sinulid na yun, yung... Hindi. String talaga yan eh. Yung idinikit dito originally, wax foundation. Ah, para makadikit sila ng ano? Oo. Makapagsimula sila. Para may panimula lang sila. Ano mga klase ng mga bees sa isang colony? Ah, okay po. Sige po. Meron pa ba mga harvester? Ano? Ah, meron queen. May drones. Walang king, pero may drones, mga lalaki. Ano po ginagawa ng drones? Tagamit lang. Tagamit lang. Pag nakamit sila, patay. Pag hindi sila nakamate, papatayin sila. Sa karamihan ng drones, hindi na umuuwi after... Binibigyan sila ng 1 week eh. Pag hindi sila nakamate within 1 week, at bumalik sila sa kanilang bahay... Patayin na sila. Papatayin sila ng mga workers. Tapos during rainy season, halimbawa continuous rain, kukunti ang pagkain. Right. Ang unang-unang gagawin ng mga bees, yung... patayin yung mga drones. Alam ko, papalayasin sila. Paparang sa ligil. So, fresh honey from the... Yung kain sa bayon, may dalawa pero maliit. Ang sarap! Pero may naligaw, JB, oh. Ayun, oh, may langaw. Lipa. Ang banana. Hey, matubig. Papaya. Papaya.
Harlem Shake. Ano yung Harlem Shake? Ganun nga. Dito na po kami sa ano, Milio Bee Farm. Ano po mama sa ano, ang expect nila pag pumunta sila dito? Makikita nila yung bees up close and personal. Makatikim sila ng honey straight from the hive. At saka yung mga exotic na mga halaman namin. Makakatikim din kayo ng mga edible na mga flowers at mga damo-damo. At saka makakainom kayo ng healthy passion drink. Ngayon, passion fruit yung meron. So, kung ano yung meron na ano dito, na fruit yun, pwedeng gawin for inspire, for aspiring guests, paano po sila makakapunta dito? I-waste nyo lang Milea Bee Farm. Tapos makakarating na kayo dito. Any reservations po ba? Para yes, you need to reserve kasi because of the pandemic, ano, gusto natin ay safe ang mga visitors. So, merong ano, merong booking section dun sa Facebook page namin at saka sa mileabeefarm.com na website. Ayun po. So, napakabait naman para tinuro tayo sa buong bee farm nila and napaka-informative. Actually, natutong nga ako. Thank you. So, Daddy, ano na ang gagawin natin? Daming, lahat pati sa beekeeping, paano yung setup ng farm, kung sakali, ano yung ecosystem. Oo. Yung requirements, nursery, tapos water tank, yung water reservoir. Ngayon ko nga lang po naisip na yung tubig, dapat may gagapa yung bubuyo. Ang tawag dito, lagi minsan dumudugo. Passion fruit. Passion fruit. Pero okay po ba yung mga... Na-realize mo na yung passion. Pero that's for super people. Ayan, after doon sa bee farm, we are here at Curvalicious Lomi House. Yan. Malapit sa Milea Farm. They serve authentic lomi. Ubus na yung papakitin. Ubus na yung sobrang sarap eh. 10 fingers up. Ako ano, fulfilled ng insurance sa Bugsomi. Ito naman yung aming original Batanggenyo. Pasado daw ang lomi. Pasado. Alay. 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 Sinisimot kumain. Sinisimot eh. No? Sinisimot po eh. Sa mga bikers dyan, mga nagmumoto, nagbibisikleta, magandang stopover to pag pupo tayo ng Lipa. Yan. Alam mo yung toppings nila? Lahat ng comfort food ng Pinoy. Shanghai, Kikyam, fried chicken. May Kikyam pa. Meron. Kikyam. Hindi kaya lang ako nakakain. Ano ba? Check mo yung ano mo, chan mo.